Nehemias. Binasa ni Ezra ang kautusan. Ikawalong kabanata. Nang dumating ang ikapitong buwan, nang nakatira na ang mga Israelita sa mga bayan nila, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa. Doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig, hiniling nila kay Ezra na tagapagturo ng kautusan na kunin niya at basahin ang aklat ng kautusan ni Moises na iniutos ng Panginoon sa mga Israelita. Kaya ng araw na iyon, ang unang araw ng ikapitong buwan, dinala ng paring si Ezra ang kautusan sa harap ng mga tao, mga lalaki, babae at mga batang nakakaunawa na. Binasa niya ito sa kanila ng malakas mula sa pagsikat ng araw hanggang tanghali doon sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig. At pinakinggang mabuti ng lahat ang aklat ng kautusan. Tumayo si Ezra sa mataas na entabladong kahoy na ginawa para sa okasyong iyon. Sa bandang kanan niya ay nakatayo si Matitya, Shema, Anaya, Uria, Hilkia at Maaseya. At sa bandang kaliwa ay nakatayo si Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Asbadana, Zacarias at Meshulam. Nakikita si Ezra ng lahat dahil mataas ang kinatatayuan niya. At nang binuksan niya ang aklat, tumayo ang lahat ng tao. Pinapurihan ni Ezra ang Panginoon, ang makapangyarihang Diyos. At sumagot ang mga tao, "Amen! Amen!" habang itinataas nila ang kanilang mga kamay. Pagkatapos nagpatira pa sila at sumamba sa Panginoon. Nang tumayo na ang mga tao, ipinaliwanag sa kanila ang kautusan. Ang nagpaliwanag sa kanila ay ang mga Levita na sina Jeshua, Bani, Sherebia, Hamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, at Pelaya. Bumasa sila mula sa aklat ng kautusan ng Diyos at ipinaliwanag ang kahulugan nito para maunawaan ng mga tao. Habang nakikinig ang mga tao sa sinasabi ng kautusan, ay umiiyak sila. Sinabi sa kanila ni Nehemias na gobernador, Ezra na pari at tagapagturo ng kautusan, at ng mga Levita na nagpapaliwanag sa kanila ng kautusan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon na inyong Diyos, kaya huwag kayong umiyak. Sinabi pa ni Nehemias, magdiwang kayo, kumain ng masasarap na pagkain at uminom ng masasarap na inumin. Bigyan niyo ang mga walang pagkain, dahil ang araw na ito ay banal sa Panginoon. At huwag kayong mabalisa, dahil ang kagalakang ibinigay ng Panginoon ay magpapatatag sa inyo. Sinabi rin ng mga Levita, tumahimik kayo, huwag kayong mabalisa, sapagkat banal ang araw na ito. Kaya umuwi ang lahat ng tao para kumain at uminom at magbigay ng pagkain sa iba. Nagdiwang sila ng may lubos na kagalakan dahil naunawaan nila ang mga mensahe ng Diyos na binasa sa kanila. Ang pista ng pagtatayo ng mga kubol. Nang ikalawang araw ng buwang iyon, nagtipon sa harapan ni Ezra ang mga pinuno ng mga pamilya, ang mga pari at ang mga Levita para mag-aral pa tungkol sa kautusan. Natuklasan nila sa kautusan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga Israelita ay dapat tumira sa mga kubol sa oras ng pista na ginaganap tuwing ikapitong buwan. At dapat nilang ipaalam sa Jerusalem at sa iba pa nilang mga bayan ang utos ng Panginoon na pumunta sila sa mga kaburulan at kumuha ng mga sanga ng ulibo, mirto, palma at ng iba pang mga kahoy na malago para gawing mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan. Kaya kumuha ang mga tao ng mga sanga at gumawa ng kubol sa patag na bubong ng mga bahay nila, sa bakuran ng mga bahay nila, sa bakuran ng templo ng Diyos, sa plaza na nasa harapan ng pintuan ng tubig at sa pintuan ni Ephraim. Lahat sila na bumalik mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga kubol at doon tumira. Hindi pa nila nagawa ang ganito simula noong panahon ni Josue na anak ni Nun. At labis ang kasiyahan nila. Araw-araw ay binabasa ni Ezra sa mga tao ang aklat ng kautusan ng Diyos mula sa una hanggang sa huling araw ng pista. Ipinagdiwang nila ang pista ng pitong araw. At nang ikawalong araw, nagtipon sila para sumamba sa Panginoon ayon sa kautusan.